And now we come to the end of the day. Gawa tayo ng lumpia toge. Good morning mga kamamsi ko dyan. Ayan, bumili po ako ng kalahating kilo ng toge kasi parang gusto kong kumain ng masarap na lumpia. So ang ano lang dito, syempre pagtsatsagaan yung isa-isahin yung mga toge na yan para putulin natin yung ugat. Alam naman kainin niyo yung ugat, o di ba? Mas maganda pa kapag pinutol yung ugat. O ayan na yan mga kamamsi ha. So magigisa na tayo dyan. Maglalagay lang kayo syempre ng konting oil. Tapos alagay nyo na rin yung inyong onion. Malaking onion ang ginamit ko dyan. Apps, gisa-gisa nyo lang yan. Tapos alagay nyo na rin yung 5 cloves of garlic. Tapos igigisa-gisa niyo kapag lumabas na yung halimuyak ng inyong iginisa, syempre, ilalagay na niyo na yung ating hipon. 25 pesos lang po yung binili ko mga kamamsi. Tinanggalan ko ng buntot at tinanggalan ko rin ng ulo. And then, pagkagisa natin yan, syempre, alagay na rin natin yung ating bell pepper na 2 piraso na pininong-pinino ko talaga yung gayat. Then, isang shrimp cubes para pampalasa din yan mga kamamsi. And then, ilalagay na natin yung linilis natin na toge. Agisa-gisa nyo lang yan. Alagyan nyo ng 1 tablespoon na oyster sauce. Then, konting pamintang durog. Then, seasoning. Then, ayan na. Halu-haluin nyo lang yan. Then, alagay nyo na rin yung... Bumili na rin kasi ako dyan mga sarisaring gulay. 1/2 kilo din po yan mga kamamsi. Kasi konti lang pag yung 1/4 lang, di po ba? So, agisa-gisahin nyo lang yan. Tapos atikman nyo rin. Then kung ang lasa nyo ay medyo matabang, alagyan nyo ng konting toyo laam po mga kamamsi. Kayo na ang bahalang magtikim-tikim kung maalat o hindi po nakukulangan kayo sa alat, hindi dagdagan nyo ng toyo. Ganun laang po. And then wag yung i-overcook. So tanggalin na natin yan. I-strainer nyo po yan. Then hintayin nyo lumamig bago nyo babalutin. So ayan. Kung meron na, bumili ako dyan ng napakaganda nung nabili ko na pambalot. Ayan, o, press na press pa po yan. O, nakita nyo naman siguro. Tapag ihiwa-hiwalay nyo lang yan. Pagkatapos nyo paghiwa-hiwalin, syempre, haluin nyo muna yung inyong ginisa na gulay and then saka nyo balutin. Ganyan lang po. At gumamit lang po ako dito ng tubig na para pangdikit lang po. Magsimbling pangdikit lamang po doon sa ating pambalot. O, yan. Nirolyo-rolyo ko na lang po yan. O, ganyan lang. Siguro naman po mga kamamsi, marunong naman kayo magbalot ng to, ng ano, ng lumpia. Di po ba? O, ganyan lang. Roll, 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 roll. And then, kuha kayo ng konting tubig. And then, lagyan nyo ng konting tubig. At saka nyo i-roll. So, ayan na. Magic! Tapos na yung ating lumpia. Ready po na po yan para prituhin. So ayan, nagsalang na ako dyan ng kaldero, tapos nilagyan ko na ng 1 packet na oil dyan. Then pag medyo mainit na yung oil nyo, di ilagay nyo na inyong puprituhin na lumpia toge. And then, hihintay nyo lang po yan na mag-golden brown. Huwag nyong hahalu-haluin para hindi po madurog. And then, nasa medium heat lang po inyong apoy. Huwag nyong pakakalakasan inyong apoy para hindi po masunog. So, magic! Luto na ang ating lumpiang toge! At gumawa po nga pala ako ng sausawan off the cam na po. Hindi ko na pinakita sa inyo. Siguro naman ay mahurunong naman kayong gumawa ng sausawan dyan. Ang sarap po niya mga kamamsi. I-try nyo! So yan na, tinikman na ni mamsi ninyo. Kaya lang nahirinan ako dyan kasi suka. Medyo nahirinan si mamsi. Bye-bye po!